ang ating mga kabinet, minsan pinagbabahayan hindi lang ng mga damit, kundi pati na rin ng nakakainit ulo ng mga insekto. Kaya naman hatid po namin ang mga tip para mapangalagaan nyo ito ng mabuti. Tagul-taguan, maliwanag ang buwan. Masarap maglaro sa dilim-diliman. Pagbilang kong tatlo, nakatago na kayo. Isa, dalawa, tatlo. Nandiyan ako! Isa sa mga pinakamahalagang furniture sa ating bahay ay ang pinamamahayan ng ating mga damit at iba pang mga gamit, ang cabinet. Kaya naman, dapat siguraduhin na lagi itong malinis. Hindi lang para maging maayos ang ating mga gamit, kundi para rin makaiwas sa mga sakit. Ajik! Jin! Oh, ano ginagawa mo dyan? Baon naman dito, Mami. Ayoko na nga rito. Naku, Nanay! Aksyonan na agad yan! Pero di nyo na raw kailangang bumili ng mamahaling disinfectant. Ito ang good news na hatid ng chemist na si Professor Boy Villahermosa Jr. Para mapanatili ang freshness ng ating cabinet, maghanda ng kalamansi, suka at detergent powder. Sa isang lalagyan, magbiga ng 2 hanggang 3 pirasong kalamansi. Pagkatapos ay lagyan ito ng 2 kutsaritang suka. Samahan ng tubig at detergent powder. Haluin mabuti at isalin sa spray bottle. Eto, Mami, ready na. Subukan natin. Kasi alam natin mabango ang detergent at sabon siya. So nakakatanggal siya ng iba't ibang klaseng mga grime na nakadikit sa ating cabinet. Yung ano naman, yung vinegar at saka yung calamansi ay both acidic. So ibig sabihin, medyo meron silang disinfectant quality at meron din silang antibacterial and antifungal property. So at saka yung amoy ng suka madaling mawala. So okay lang rin siyang gamitin. Sa simpleng paraang ito, makatitipid na tayo, masisiguro pa natin ang kalinisan at kaligtasan ng ating kabinet. Pero maliban sa kulob na amoy, alikabok at tumi, isa pa sa karaniwang problema pagdating sa kabinet ay ang molds o amag. So yung mga kabinet natin usually gawa sa kahoy. Eh ang kahoy, madaling tubuan ng mga molds and mildew dahil very porous sila. Iba kung saan ang mga lugar na medyo mabasa at hindi tinatamaan ng araw, especially yung cabinet natin, naamoy natin medyo kulob at medyo kakaiba yung amoy. So dahil yan sa mga molds and mildew. Buti na lang at may natural solution din tayo riyan. Lagyan lang ang loob ng cabinet ng uling. Ito raw ang hihigop ng moisture sa hangin na nagiging sanhi ng amag. Ang charcoal ay nag-aabsorb. So ginagawa niya, kinukuha niya yung moisture sa environment. Kaya napapanatiling matutuyo yung ating cabinets. Goodbye, amag! Hello, anay! Nako, hindi biro ang mga small but terrible peste na ito sa ating mga bahay. Isa kasi sila sa mga numero unong sumisira ng ating mga kagamitan. Kaya para sa mga anay na pumupuntirya sa ating mga cabinet, heto ang sa inyo. Sabi nila, prevention is better than cure. Kaya para siguraduhin hindi aanayin ang cabinet na gawa sa kahoy, pahiran lang daw ito ng Alcampol mula sa butika. Kilala itong pamparelax ng ating katawan. Pero opposite daw ang epekto ng amoy nito sa mga anay. Ang mga anay, pag na-detect nila yung katulad ng ibang insekto, nagmumu sila away from that substance. Kasi alam nilang hindi ito maganda sa kanilang pangangatawan, malamang. So ginawa nila, umaalis sila. Ngayong malinis at insect-free na ang ating cabinet, ano pa ba ang pwedeng maging problema? Ay! Daga! Ang daga na sumisiksik kung saan-saan. Paano nga ba natin maiiwasan? At meron tayong solusyon dyan. Simple lang. Bulak lang at saka peppermint ang kailangan natin. Isausaw lang ang bulak sa peppermint oil at ilagay sa loob ng cabinet. Hindi raw type na mga daga ang matapang na amoy ng peppermint. Kaya siguradong iiwasan nila ang inyong mga cabinet. At pinatunayan ito sa isang experiment. Ang bango po, sir. Okay, so ipapakita natin ngayon kung paano natin gagamitin yung peppermint oil para mataboy ang mga daga sa loob ng ating mga cabinets. Para makita ang epekto ng peppermint sa daga, hinati sa 2 bahagi ang isang box. Pagkatapos ay inilagay ang cotton na may peppermint oil at 2 daga sa magkabilang bahagi ng box. So ang ginawa natin, nilagay natin doon sa isang area yung may peppermint oil at nung lumapit yung mga daga doon, pansin naman na umaalis sila. Na konting amoy lang, umaalis na agad sila. Ibig sabihin, hindi nila kaya yung overpowering smell ng peppermint oil. So ganun nga yung expect natin mangyayari pag nilagay natin sa cabinet yung mga peppermint oil. Ayan, nanay!
To see is to believe. Kaya subukan na ang strategy na to. Hindi naman kailangang maging komplikado ang paglilinis at pagbibigay proteksyon sa ating mga kabinet. Gawin itong stress-free gamit ang mga natural na paraan na magaan na sa pakiramdam, magaan pa sa usap.